Isang magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Kung ano oras nyo man po mapapanood yung video na to. Dito sa video na to, magbibigay lang po ako ng konting tips sa inyo kung paano nga ba at anong pamatay damo ang pwede sa ating mga gulayan. So meron po nag-message sa akin at nagtanong kung bakit naglalagas ang kanyang dahon at bulaklak matapos niyang isprayhan ng pamatay damo. So makikita nyo sa kanyang message sa akin, hindi pala pwedeng ispray ang 888 herbicide sa kanal ng talong at nasira nga daw po ito. So yun nga mga kagulay, papakita ko sa inyo yung ginamit niyang pamatay damo na 888. Ayan, so makikita nyo mga kagulay sa kanyang gilid, meron pong numero na 480SL. At syempre makikita nyo rin po sa kanyang AI, basta't AI po niya ay glyphosate, ay ito po ay isang systemic herbicide. Masakit lang mga kagulay dito, sabi niya, sinabi daw ng technician sa kanya na pwede daw i-spray ito sa kanyang talungan. At agad-agad naman din niyang sinunod, nagpadala nga ng message sa akin na nagtanong kung bakit daw naglagas nga itong mga dahon at bulaklak ng kanyang talungan. So masakit lang mga kagulay yung ibang mga technician natin. Hindi naman natin na lahat. Ibang mga technician natin, imbis na makatulong sa ating mga nagtatanim ng gulay, eh sila pa yung nagbibigay o pinapasama pa nila ang nangyayari para magkaroon lang sila ng record at makapagbenta ng lason. Kahit hindi pa nila nasubukan ito o hindi pa nila lubos alam kung paano gamitin ito, sinasabi niya sa mga farmers na pwedeng gamitin o pwedeng itong i-apply sa ating mga talungan. Pero ang totoo po mga kagulay, ang mga glyphosate po ay hindi po siya pwede dahil nga ito ay systemic. So yun nga naging epekto nga daw ng kanyang talong ay yung paglalagas nga ng dahon at bulaklak at yung pagdilaw ng mga talbos niya. So sabi nga dito ang mga kagulay, pinakamasakit pa sa bilang isang magsasaka po, ang nasira po sa kanyang tanim o tanim na talong ay isang ektarya po na gulay. So isipin niyo po noon, sa isang ektarya po gano'ng kadaming puhunan, gano'ng kadaming pera ang inubos. Tapos sa isang apply lang ng herbicide na mali ang pagkasabi, agad-agad na lang itong masisira. So doon nga mga kagulay, nagtatanong siya kung makaka-recover pa ang talong dahil sa pagka-spray ng systemic herbicide. Para sa akin mga kagulay, medyo mahirap na pong pa-recoverin yung mga na-sprayhan ng mga systemic herbicide. Bukod doon sa pagdilaw ng talbos, pagka yung talbos po niya ay dumilaw, hanggang ugat po ay meron na po siyang epekto. So hindi na po siya magbubunga, hindi na po siya magtatalbos at malalagas na nga po ang kanyang mga bulaklak. So tips ko lang mga kagulay nga sa paggamit niya herbicide sa ating mga gulayan at sa ating mga talungan, ang lagi pong tatandaan natin ang mga piliin natin ng mga herbicide ay merong label na 15SL sa kanyang gilid. So katulad nitong pamatay damo na to. Kami naman mga kagulay, ang ginagamit nga madalas namin ay mga 15SL para maiwasan natin yung pagkasira ng ating mga gulayan at para hindi na rin masayang yung ating mga pinaghirapan. Katagal natin hinintay tapos bigla na lang mawala. Maaari ding manood tayo. Marami naman ang social media platform at marami na rin pong nag-review ng mga pamatay damo sa ating mga gulayan. Pwede po tayong manood doon. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong maniwala sa mga technician, pero meron kasing technician na hindi na lang hindi nila inisip ang buhay ng isang magsasaka. Napakahirap dahil hihintayin nila lang kay tagal na mapalakihin ng kanilang mga gulay tapos bigla na lang may isprayan ng mga gantong pamatay damo. So yun lamang po mga kagulay kay Sir Lito. Yun nga po masasabi ko, medyo mahirap na nga pong pa-recoverin yung mga na-applyan po na systemic. So sana po makausap nyo po ulit yung technician na nagsabi na yon at ipakita nyo yung epekto doon sa inyong mga talungan, kasi hindi biro ang buhay ng isang magsasaka, lalo na't ang mga puhunan ay hindi po natin sarili at ito ay hiniram lamang. So yun nga, sana makausap nyo at ipakita nyo ang naging resulta ng pagka-spray ng pamatay damo na to. So yun lamang po mga kagulay at God bless po. Maraming salamat sa panonood.